kudita must be a member of the military force, member of a police force, or any other person holding public office or employment with or without civilian support. Ang purpose ng kudita is to destabilize the government. Panggulo ng gobyerno. Iba ang rebellion. Ang rebellion, to overthrow the government kasi kailangan nilang gumawa ng bagong gobyerno. By the way, ang topic pala natin ay tungkol sa rebellion at kudeta. Yes, oh, ganda yan. Very interesting topic. Sa yung mga nag-rebelde dyan. Ano yung pagiging rebelde? Mga batang nagre-rebelde. Hindi yung mga batang nag-rebelde. Yung mga nag-rebelde sa gobyerno. Yes. And of course, ano yung pagkakaiba ng rebellion sa kudeta? Yes. Kasi dami nating pinagsasabi, dami, in history of the Philippines, palagi nating narinig, ano yung kudeta? By the way, spelling na kudeta, as well, coup d'etat. But it's not kudeta. Coup d'etat. Kasi it's a French word. French word yan, but of course, in how to pronounce it, ang tawag doon, kudeta. Pero paano po ba kinukomit ang crime of rebellion? Yung rebellion, okay, pagre-rebelde. Pagre-rebelde is actually a crime. Nakasaad po yan sa ating revised penal code, yung pagre-rebelde or rebellion in English. Ano yung rebellion? Rising publicly or taking arm against the government. Mm-hmm. Against the government, gumagawa ka ng isang bagay kasi you want to establish your own government. So ano yung purpose ng rebellion? Maraming purpose ng rebellion. Number one, removing allegiance to the government of the Republic of the Philippines kasi gusto kang magtayo ng sariling gobyerno. Mm-hmm. Yun yan. Number two, removing allegiance to the laws, territory of the Philippine government. Ibig sabihin, gumagawa ka ng sariling batas, gumagawa ka ng sariling territory. And of course, allegiance to the Navy and Armed Forces. Ibig sabihin, gumagawa ka din ng sariling Armed Forces of the Philippines. May sarili kang Armed Forces. Or you want to deprive the Chief Executive of the Philippines, meaning the President or the Legislator, of its power and prerogative. So, may sarili kang presidente, may sarili kang legislator, may sarili kang government. You want to overthrow the government of the Republic of the Philippines. Yun ang ibig sabihin ng rebellion. Sounds familiar. Sounds familiar, of course. Ang pinag-uusapan natin dito, batas about rebellion. About politics, about red tagging, politics about rebellion, yung mga NPA, CCNPA, CPP, NPA, pag-usapan sa ibang program yan. But here, pag-usapan natin, what is the legal aspect of rebellion in relation to kudeta, in relation to subversion, in relation to sedition? Meron tayong tinatawag doon kay Mark na anti-subversion law, di ba? Yes. Actually, yung anti-subversion law was already decriminalized panahon ni President Ramos. That's why, dati, i-compare na, before President Ramos, may tinatawag tayong anti-subversion law. So iba yung rebellion sa subversion. Ang subversion kasi, ang rebellion kasi, raising publicly or taking arm against the government of the Republic of the Philippines. Ibig sabihin, may ginagamit mo yung dahas or arm para at least you want to establish your own government. Yun ang tinatawag na rebellion. Ang subversion, mere membership. Magipag-member ka lang sa isang organization or affiliation of a subversive organization, that is already a crime. Before yan, but this is already decriminalized. That was 1957, the Anti-Subversion Act, passed by then President Carlos P. Garcia. Yes. But it was already repealed panahon ni President Ramos. Kasi may maraming nanganawagan din kayo, Mark, na yung batas na yan, ibalik. Pwede ibalik yan. Depende na yan sa ating mga congressman. Depende na nila yan. Basta sa atin, ang pagkakaiba ng rebellion sa subversion, ang subversion, mere membership or affiliation of a subversive organization is already a crime. So hindi kailangan na may force, may violence, hindi kailangan. Mm-mm. Membership lang ng isang subversive organization is already a crime. That was before. But now, wala nang batas na yan, decriminalized na yan. Ang batas natin ngayon, yung tinatawag na rebellion in relation sa revised penal code. Kuya Mark, is sympathy tantamount to membership? Sympathy. Nagsisimpatya ka lang. Don't forget, iba yung rebellion, iba yung inciting to rebellion. Ang inciting to rebellion, sul-sul. Pasok ka dito, nag-incite ka na dito tayo, mag-rebelde tayo. Yun ang inciting to rebellion. Kinukumbinse. Nagkukumbinse ka ng tao na mag-rebelde ka. Yun, under the law,
pag ikaw isang sulsulero, nagsulsul ka na pumasok ka sa pagiging rebelde, is already a crime. Hindi ka rebelde ha? Nagsulsul ka lang na mag-rebelde. Endorser ka lang. Nag-recruit ka lang, nagsulsul ka lang, or in law, ang tawag doon, inciting to rebellion. Nagsulsul, sulsulero ko. May ibang sulsulero sa mga ibang bagay. Mm. About, yan, about crime of, pinaka-common sa mga Pilipino, crime of adultery concubinings. Dami nagsulsul dyan. Kung yan, okay yan, pogi yan, dun ka. Mabait yan. Sulsul yan. Ba't hindi crime yan? Ang crime, pag pasok ka sa pagiging rebelde, okay dito, iba yung prinsipyo ng komunista. Yun ang inciting to rebellion. Ang inciting to rebellion is already a crime. Pag sulsul pa lang, hindi ka pa pumasok sa pagiging rebelde, pag sulsul pa lang, is already a crime. Yun ang ibig sabihin ng inciting to rebellion. Oh, eh pwede naman po ba ang isang akusado ay madimanda ng murder of illegal possession of firearm or hiwalay na kaso yan ng rebellion? Depende. Di ba pag rebelde ka, normally, may papatayin kang tao. May ganun. Normally, magdala ka ng baril na walang lisensya. Yun ang pagiging rebelde. So, ang pagiging rebelde, depende. Pwede ang murder or ang illegal possession of firearm or ang pagiging rebelde, independent. But, pag yung murder or yung illegal possession of firearm, ginagawa mo yan, in furtherance or in connection of rebellion, absorb yung murder, absorb yung illegal possession of firearm. Pag ibig sabihin ng absorb, isang kaso na lang yan, rebellion. Basta yung murder or illegal possession is in connection or in furtherance of rebellion, yan, isang kaso ang hindi na, wala ng murder, wala ng illegal possession. Absorb yung murder, absorb yung illegal possession of firearm. Kumbaga, Kuya Mark, complex crimes with rebellion. Yes, parang ganun. Mm. So, isang kaso na lang, rebellion na lang kaso. Right. Now, speaking of rebellion naman po, Kuya Mark, kasi syempre, kasama din yan ang iba't ibang uri ng pagre-rebelde, tulad ng kudeta. Iba yun. Yan, kudeta, nangyari yon sa panahon ng... Dami panahon sa history. Yes, history natin. Hindi lang panahon ni ng mga Aquino, panahon ni President Cory Aquino. Even before Cory Aquino, may rebellion. Yes. O may kudeta. Pag-aaklas. Ano yung pagkakaiba ng kudeta? By the way, ano yung tinatawag na kudeta? Ano ba ang kudeta? Crime of kudeta? Yes. Or coup d'etat or kudeta? Ano ba yung tinatawag na kudeta? Tsaka yung French meaning niya. Yes, ano yun? French. French is the most romantic language in the world. Tapos, kudeta, parang may violence. Di ba? Yes, very so, ironic. So ano yung tinatawag na kudeta? Sabi ng batasa, kudeta, swift attack, accompanied with violence, intimidation, threat, may tinatawag pa na strategy or stealth. It is committed against a duly constituted authority. Ibig sabihin, attack ito against the government, attack ito against the military camp, attack ito against communication network, yung mga antenna. Attack ito sa mga ganyan or public utilities like airport, like MRT. Attack ito. But ang gumagawa ng kudeta must be a member of the military force, member of a police force, or any other person holding public office or employment with or without civilian support. Ang purpose ng kudeta is to destabilize the government. Panggulo ng gobyerno. Iba ang rebellion. Ang rebellion to overthrow the government kasi kailangan nilang gumawa ng bagong gobyerno. Yun ang tinatawag na rebellion. Ang kudeta hindi gagawa ng bagong gobyerno. Kung hindi, i-destabilize ang existing government, guluhin ang existing government, yun ang tinatawag na kudeta. Ang rebellion iba sa kudeta kasi ang rebellion, ang purpose niyan is overthrow the government kasi gusto nilang gumawa ng sariling gobyerno. Rebellion. Ang kudeta, hindi ito overthrow. Guluhin lang ang gobyerno. Yun ang pagkakaiba ng kudeta sa rebellion. And in rebellion, there must be force, there must be violence. In kudeta, hindi kailangan ng force or violence. Kahit threat lang, okay lang yan. Kahit intimidation lang, okay lang yan. Basta ang gumagawa, member of the military force, member of the police force, or any government officials or employees
with or without civilian support. Kung taga-gobyerno ang gumawa ng kudeta, kung taga-gobyerno ang gumawa, hindi 'yun kudeta, rebellion. De, ang rebellion mandatory. Sino ba ang maging principal offender ng rebellion? Ang principal offender ng rebellion, it may or may not be. Pwede o pwede hindi military or civilian. Police, pwede civilian ang rebellion. But in kudeta, kailangan member ng military force, member ng police force, or any government agency officials or employees. Kailangan na sa gobyerno ka, nang gulo ka sa existing government while you are still in the government. Yun ang ibig sabihin ng kudeta.